So, welcome po sa channel ko, MotoJob. So, ngayon lang po ulit tayo nakapag-vlog. So, sa ngayon, ngayon pong gagawin natin, magre-review tayo, no? After 8 months, makapag-upload ulit ako ng videos. So, medyo natagalan dahil medyo naging busy po tayo sa hanap buhay at sa buhay pamilya. Ngayon, ito po ay na-request ng customer na i-vlog ko kasi ito po ay pang PCX na DBS suspension. So, marami nito gusto magpa-vlog yung mga bagong labas, lalo nito kasi sa PCX, medyo mahirap kasi ang suspension ng PCX, madalang makakuha ng 360 na height. So, ang height po nito ay 360. Kabit po siya sa PCX. Ayan. So, ang issue po nito, leak. Nagtagas po siya pero 1 year naman na po niyang ginamit. So, para sa akin, okay na rin naman po na po yung napa-maintenance. At least, nainagapan niya na minor leak pa lang, ipinagawa na agad. Kasi pag napabayaan po yan, mas lalong titindi ang sira. Masisira yung sleeve. Masisira yung rod. Common po yun. Yung piston, pwede masira din. Gawa nga po na yung ito po, kagaya na ito sa model na to, aluminum po ang kanyang sleeve. So, napupudpud po yan. Mahalo sa oil. So, kung pinabayaan, makatagalan, mas lalaki ang sira. Kasi, hindi nalilinis. Hindi nalinis. So, ang maintenance po natin sa ganito, as early as 12,000 to 15,000 kilometers. Doon po nagsisimula na pwede nyo na po pa-maintenance up to 25 to 30,000 kilometers. So, ayun po. So, ito, inagapan ni sir na nagkaroon ng konting tagas, pinagawa nyo na po, parehas na po na pina-refresh, parehas na po pinalitan ng oil seal. So, ito, buo na po ito. Ayos na to. So, ito, kaya hindi ko pa binubuo kasi para po makita ninyo yung loob. Lahat ng piyesa niya. So, hindi natin kailangan sirain. So, ito po, non-working, hindi po siya gumagana. Pero mabaso po, gumagana ito po ang bladder niyan. Ayan, working po yan. Nakikita niyo po may butas. Labas po doon, may butas po ulit. Ayan, kita. Ayan, tagusan po yan. So, ang bladder niya po, ito. Goma po siya, hindi siya piston type. So, adjustable preload po siya. Ayan, may preload siya, ito. Yung compression po, design lang. Although may nakasulat na soft and hard, pero design lang po yan. So, etong sa rebound, ito, isang sabi ni sir sa akin na gumagana daw, pero ito po, may fast and slow nakalagay. Nagki-click. Ayan. Pero design lang din po yan. Bakit ko nasabing design? Wala po siyang access, walang butas. Kabilaan, malinis. And then, ito po siya. Ayan. Wala rin yung panulak, butas din siya. Dapat meron mong rod po yan na pag pinipihit mo ito, aakyat. Ayan. May pin dyan yan, may pin na umaakyat. So, ito wala hollow. Yung pin na yon, itutulak niya naman yung rod dito, push rod, para tumulak dun sa valvula sa loob. Doon sa needle sa loob para magbukas sara. So, dapat ito bukas din. Ayan. So, kagaya po nito, meron tayo dito para mas naiintindihan ng iba. So, ito po ay pang CBR, Showa na CBR for, hindi ako nagkakami, 400 siguro pataas. So, ayan po yung sinasabi kong needle. Ayan. Tapos may butas po yan dito. Makikita nyo. Ano, pag binaba ako, malapit natin. Ayan, tapos dito ako. So, ayan. Siya po nagko-control dun sa flow ng langis sa rebound. So, sa ilalim naman niya, sinasabi ko, ayan po, kung mapapansin nyo, meron po yung rod dun sa loob. Ayan po yung tumutulak. So, ito po, gumagana ang baso, pero non-working po ang mga buttons ng compression at saka rebound. So, kayo na lang po kung sa inyo, pero hindi na po kasi kamahalan to. So,
personally ako, hindi ako nang mag-expect too much dito sa DBS kasi hindi naman siya ganun kamahalan, no. So, gumamit din ako before ng mga ganitong shocks sa akin kasi nare-repack ko naman. So, maganda naman ang laro pag na-repack na. So, hanggang ngayon nga, yung ibang sa race bike namin nagagamit pa. Ito, na-repack ko na. So, ito yung re-repack ko po natin yan. Para mas gumanda yung laro. So, ang next natin na i-ano ko sa inyo, itong isa naman. No, nagkakamali, pang Aerox po ata ito. So, ang height, tabi muna natin. Ang height naman nito, ay, height nito. Baba pala to. Sa 285 po siya. So, 285 yung shocks. May baso. May design. Pero ito po, isa to sa mga shocks. I'm not sure sa price nito. Pero hindi po non-working po yung baso. Kasi yung baso po ay design lamang. Try natin buksan. Siyempre, meron dito yun eh. Ah, itong isa. Para makita nyo po. Ayan po siya. Cover lang po siya. Hindi talaga siya bladder. So, ayan po. Ayan. Wala po siyang goma tulad nito. And then, wala po yung butas. So, like po nito. So, same na DBS po yan. Kung makikita nyo naman yung sticker, parehas na parehas. Ayan o. Same naman po yan na DBS. So, ibang model lang nila. So, yung ganito naman, kapareha siya ng mga ibang nabuksan ko na shocks. Meron ako nabuksan combis. Alam ko, hindi rin working yung baso. Design lang din. Meron ako nabuksan na FTC. Yung baso ay design lang din. So, sa presyo naman po yun, understood naman na kung tutuusin, no? Siyempre, mas mababa po ang halaga. Yung Hero Shocks, ganun din. Nakagamit ako ng Hero Shocks. FTC, meron kami ngayon sa race bike, ginagamit FTC. Pero yung mga yung shocks po na yun, bago po namin isalang sa mga race bike, tinutono ko po muna yung shocks. Okay naman po siya. So, na itutono ko sa laro na gusto ng rider na mas magiging maganda yung performance at may takbo yung motor ng maayos, tungulin sa liko, yun naman importante sa amin sa mga nagsisirkit. At komportable kasi yung mga ibang rider na inaalagaan ko, medyo short sa budget at gusto lang talaga makapaglaro sa karera. So, ati po silang tinutulungan. So, kung ano yung suspension na meron sila, ginagawa po natin ng paraan para sila ay makatakbo ng maayos at ma-enjoy nila yung pagkakarera nila. So, ayan po. Mabilisang review lang at chat. So, nasa sa inyo na lang po yan. So, kung medyo short budget ka, eto, actually, pwede na po yan. So, kung medyo nakakaluwag-luwag ka at medyo gusto mo na high performance na shocks na agad ang gusto mo at medyo maselan, so, marami po tayong magagandang suspension tulad ng YSS, RCB, KTC at marami po pong iba. So, hanggang susunod na vlog, sana masundan agad ASAP at pag hindi tayo naging busy, try nyo mag-comment below kung anong gusto nyo i-review natin na suspension at baka sakaling may maligaw sa akin, i-review po natin agad. So, maraming salamat, ride safe and God bless everyone.